Napanood mo na malamang yung ginawa kong video tungkol sa kung bakit hanggat maaari huwag kang bibili ng helmet na ang safety certification ay DOT lamang. Okay. So, ito naman, pag-usapan naman natin ngayon yung ECE certification. Okay, ECE certification, yan ay ginagamit para sa European markets. Pero katulad ng DOT, yan ay inadapt na rin ng ibang bansa. At maraming helmets ngayon na intended for the European markets ang ginagamit na rin sa ibang bansa. Okay. Maraming benefits ang ECE over DOT. Marami siyang kagandahan. Unang-una, ang ECE certification ay ina-update mas madalas kesa sa dun sa DOT na laos na at panis na. Sa ngayon, ang updated na ECE certification ay 22-06. Yung kahulihan niya is 22-05. Marami pa rin ngayong helmet ang 22-05, pero meron ng mga pailan-ilan na pumapasok na 22-06. Ang isa sa mga malaking kakaibahan ng 06 sa 05 is dun sa 06, dinagdag na nila yung pag-testing sa rotational forces. Yung kapag medyo ang semplang mo eh alangan ang tama, alangan ang bagsak, yun, yung mga rotational forces. At kung ano-ano pa. Okay, now, ang isa pang advantage ng ECE ay hindi siya self-certification ang ginagawa. Kumbaga, katulad nga sinabi ko dun sa DOT, ito, ang ECE, yung test papers ng Section 1, ay ipinapadala sa ibang school, sa ibang bayan, sa ibang bansa para checkan. Hindi, joke lang. Yung ECE, hindi siya self-certification. Yung mga helmet companies ay nagbibigay sila ng samples sa independent testing facility at tinetest sila ng maraming batches. May singaw ako ah. Singawang esko ah. Okay, so yung testing facility na yon, meron silang mga testing guidelines na talagang may proseso sila, may scientific process sila. At ang kagandahan doon is yung isa pang benefit ng ECE is yung mga testing guidelines na yon, tinetest ng helmet versus head injuries and brain injuries. Kasi nga, may mga rotational forces pa, may mga oblique angles, may mga staggered drops, kung ano-ano pa. Yun ang kahalagahan nun. Kinoconsider nila yung brain injury criteria o BRIC, kung tawagin sa, kung nerd ka, yun ang tawag doon, BRIC. Yun namang head injury criteria is HIC. Alright, so yun yung benefits ng ECE. Meron lang akong napapaisip habang pinapalamig ko tong kwek-kwek. Kung ang isang helmet company ay kinakailangang mag-submit ng samples dun sa testing facility, yung kayang mga local helmets natin dito sa Pilipinas na merong ECE certification, nag-submit nga kaya sila ng samples dun sa testing facility para i-test yung helmets? Paano kaya nila ginawa yung testing process nila? Yung mga local helmets natin. Ayoko na magbanggit ng pangalan kasi para maging fair naman sa mga brands. And again, ha, I have nothing against local helmets. Sa tingin ko ang mga local helmets ay maayos na helmets, and to be honest, iisa lang yung helmet ko at local helmet 'yun. Hindi siya binebenta sa ibang bansa. So iisa lang ang helmet ko, ECE certified 'yun. 'Yun lang ang ginagamit kong helmet. So I have nothing against local helmets. Yun nga lang napapaisip ako. Kasi kung ang process ng ECE certification ay kinakailangan mag-submit ng helmet samples yung helmet company dun sa testing facility, ginawa nga kaya yun ng mga local helmet manufacturers? Nagpadala nga kaya sila ng sample para matest? Or, ito kasi yun eh, nagtatanong kasi ako, walang makasagot eh. Or, baka naman, meron palang helmet testing facility dito sa Pilipinas na authorized na magbigay ng ECE certification. Malay natin, baka may ganun. Hindi ko alam kasi nagtanong, walang makasagot. Umabot na ako sa LTO at saka sa, actually muntik na ako umabot sa DTI. Pero sabi ko wag na lang, kung ang LTO nga hindi alam, di malamang ang DTI hindi rin nila alam. But anyway,
So nagtanong ako ng tanong, walang makasagot. So yun lang naman yung medyo medyo agam-agam ko sa ECE certification ng mga local helmets. Paano sila nagpa-certify para makuha yung ECE certification na yun? Ngayon, kaya mas pabor ako, mas bumoboto ako na bumili ng helmet na alam kong available din sa ibang bansa, lalo na sa European region. Kasi alam ko, tinest talaga sila, nag-submit talaga sila ng kanilang sample helmets dun sa testing facility para matest talaga. And bonus na dito, kapag nakita ko yung helmet na yon dun sa Sharp Helmet Testing website, isa pa rin yan, napag-uusapan natin sa isang pang video. Kapag nandun yung helmet na yon, nakakatiwala ako na na-test talaga yung helmet na yon. Yun nga lang! Ang kadalasan sa mga ganong helmets ay mga mamahaling helmets. Pero, meron akong ikukwento sa inyo ng mga helmets na mura, abot kaya, na pasadong-pasado sa ECE at nasa Sharp Helmet Testing website. Pumasa sila with flying colors. 3 stars to 5 stars. Oh, yun ang pag-usapan sa sunod. Kakain muna ako. Yan, okay. Sige, ngayon, pag tumitingin ka na ng helmet, huwag mo na muna tingnan yung mga graphics. Wala namang silbi yan eh. Huwag mo na muna tingnan yung mga colorway. Walang silbi yan sa safety. Hindi naman fashion show ang pupuntahan mo. Hindi naman pageant ang pupuntahan mo. Ang riding naman is all about safety. So, tingnan mo yung likod. ECE certification. Tapos mag-isip-isip ka. Sinertify nga kaya to? Sige. Tuloy natin ang kwentuhan sa sunod na video sa Man Cannot Ride. Okay? Merienda? Bili ka. Kulang ka sa akin.